Yo, what's up mga kabakal? Magandang araw, magandang oras. Kung sama kayo, lugar na naroroon ano. Yun mga kabakal, meron tayong gagawing tutorial series. Yan. Magsi-series tayo ng tutorial Tagalog natin para sa mga baguhan nating mga kabakal dyan. No? Kaya mga kabakal, sa pagpapatuloy natin, ito. Kaya mga kabakala, meron tayo rito ano, pag practice plate natin. Bali makapal yan. Nasa 12mm siya. 12mm, tapos mas maganda kung magpa-practice tayo mga kabakal. Malinis yung bakal natin. So, gagrind lang muna natin yung mga konting kalakalawang kasi kalakalawang yan. Kaya grind muna natin. Kaya mga kabakal, basta natanggal na yung ano, basta natanggal na yung mga kalakalawang, yung kulay brown, so magiging kulay puti siya, lalabas na yung pagkabakal niya. Ang gagawin natin ngayon, tutorial natin ngayon, paano ba mag-welding ng mahina yung ano, control your hand sa mahina, yung kontrolado nyo yung mahinang amperahe. So ayan, meron tayong, mas maganda kung meron kayong rod na 6011 o 6010, 6011 yung mga madidikit na rod natin kasi mas maganda yung mga rod na madidikit para mas masanay yung mga, yung kamay natin na makontrol yung mga ganong ano, electrode. So ang available ko lang na rod dito ay 7018. So, isa sa mga madidikit na rod, malakas dumikit to. So, kaya pag hindi nyo kontrolado yung kamay nyo, laging didikit yung ano nyo. Tingnan muna natin ng ating amperahe. So, naka-range siya sa ano, naka-high, tapos naka-range siya sa, yan, bali, range nyan, 200, yan, nandito sa taas tayo, 200. Depende sa mga ano nyo yan, ha. So ibababa ko ngayon, magdidepende tayo ngayon sa 70, hindi, dito pala tayo sa 150, yan, 150. Bukan muna natin yung 150 ampere sa high power. Ayan, yung mga kabakal, madikit na siya. So kailangan kontrolin natin yung kamay natin. Ayan, medyo malakas pa nga yung amperahe. So, yung amperahe niya, medyo malakas pa yan. Hindi pa yan masyadong didikit ang didikit. Ewan ko lang sa inyo, sa kamay nyo. Kasi, yung kamay ko, medyo kontrolado ko na lagi yung mga amperahe na ginagamit ko. Ayan mga kabal, titingnan natin. Ibababa pa natin yung amperahe. Baba pa natin ng 100. Ayan. Dito tayo ha, mga kabakal. Dito tayo. 100. Mga kabakal, hindi pare-pares ng ano, hindi pare-pares yung mga bawat machine na ginagamit natin, ha. Ito, sa machine ko lang to, range 100, ha. 100 ampere yan, ha, mga kabakal, itong gagamitin natin. Ayan, mga kabakal, yan. Kontrolin nyo yung kamay nyo na hindi siya didikit. Ayan. Katulad nyo na... Ayan. Katulad yun, dumidikit-dikit yung ano ko, no? Ayan mga kabakal, dumidikit-dikit yung ano, aking... Yung mga kabakal, kita nyo naman yung ano, itsura ng welding. Nagpa-practice pa lang naman tayo, kaya huwag nyo muna isipin yung appearance ng welding nyo. So, kailangan matutunan nyo muna yung makontrol yung kamay nyo na hindi didikit yung electrode.
Pag ganyan yung itsura ng apoy niya mga kabakal, yung current niya, pag ganyan yung itsura, yung tunaw ng bakal, ibig sabihin, mahina yung amperahe niyan para sa electrode, para sa bakal na hinihinang mo. Yan. So, yun, namamatay siya, no? Kasi, mahina yung amperahe. So, pero kailangan nyo munang mapractice na hindi mamamatay yan. Kailangan makatapos kayo ng... halimbawa ito. Ayan. Kailangan matapos nyo yan na hindi mapuputol. At hindi didikit yung electrode nyo. Yung mga ganyang amperahe. Yan mga kabakal. Itong, katulad yan. Yan, kailangan ma-practice nyo na hindi mapuputol yung welding nyo na ganyan. Itong ginawa natin na to, ito, yan. Ito mga kabakal, ito. Kailangan ganyan yung magawa nyo. Kasi, di bali na yung appearance, huwag nyo munang pansinin yung appearance. Kasi nagpa-practice pa lang naman tayo. So, ito yung... Kailangan hindi maputol yung wini-welding na yan, yung bead na yan. Yung short bead na yan, kailangan buo. Yan, buo yan. Na hindi didikit yung electrode nyo tuloy-tuloy. Kasi yung mahinang amperahe, magamit nyo rin kasi yan sa mga pagbi-build up. Lalo na kapag malaki yung butas o awang, o kaya manipis, kailangan nyo yung mahinang amperahe para makapag-build up kayo. So yun mga kabakal, pag-aaralan natin sa susunod na Tagalog series yung build up na sinasabi ko. So ito yung short bead na to. Bali, ayan. Ayan, dito muntik tayo maputol. Pero dito nagtuloy-tuloy na tayo, yan. So yun, ganyan ang pagpa-practice ng kamay para sa pagkocontrol ng mahinang amperahe mga kabakal. So yun nga, kaya ko, mas kaya nyo yan mga kabakal kasi hindi naman din ako ganun kagaling. I'm just sharing my little experience mga kabakal. Sana makatulong ako ng kaunti sa inyo mga pag-aaral ng welding mga kabakal. Mga kabakal, itaas nyo naman ng kaunti yung amperahe na ginagamit nyo. Kung ginagamit natin kanina, 100. Kaya 100 yan na kasi ito, naka high power yan. Ngayon pag binaba natin sa B, ito yan, 50. Naka low. Ngayon ang ginagamit natin, high power. Tapos ito, naka range siya sa, ito yung letter A, naka range siya sa 100. Kaya yan, nakatapat sa 100. Ngayon, itaas natin ng konti. Let's say mga 120 yan. I-assume na natin na 120 yan. Kasi kasunod niya 150. So nagtaas tayo ng amperahe mga kabakal. So titingnan natin yung tunaw ng 120. Hindi ko alam kung nakikita natin sa camera mga kabakal, ano. So yung arc gap niya medyo taasan mo ng konti, siguro mga nasa 7mm or 5mm siya. Eh mga kabakal, ano, mas maganda yung tunaw ng 100 ampere, 120 ampere kaysa rito sa 100 ampere. Yan, tingnan nyo yung tunaw ng yan. Medyo mabibirin tayo rito. So, yung 120 ampere, consistent siya. Siguro mas makaka-relate kayo kung napanood nyo yung tutorial natin kung paano magtimpla ng amperahe. So, yan, mapapagbasihan nyo yan kung paano natin nagawa yan, yung bead na yan. Yan.
Ayan mga kabakala, gawin natin 150. Tapat natin sa 150 yan. 150 tapos ito yung araw niya. Tingnan natin mga kabakal kung aling yung mas magandang tunaw kaysa rito. Ito 100, 120. Tapos gagawin natin yung 150. Yung 150 yan, pansinin nyo, mas lumapad siya. Yan, kaysa rito sa 120, 100. Mas lumapad siya kasi mas natutunaw niya na yung bakal na 100, na itong plate natin, itong bakal natin na 12mm, mas natutunaw niya na mas maganda. Yan. Ayun mga bakala, yun, pag nakontrol nyo na yung kamay nyo, makakabuo na kayo ng magandang bead. So, sa pagkukontrol ng kamay, kailangan magsimula kayo sa paggamit ng mga madidikit na rod. Yung mga electrode na 6011, 6010. Tapos 6010, itong 7018. Yan. Wala kasi akong available na 6011 dito sa kayo yung 6010. Kaya itong gamit natin, 7018, isa rin sa mga madidikit na rod. Bakal sana may natutunan na naman kayo sa ating welding tutorial Tagalog series. Maraming salamat po sa panonood at sa pagtsatsaga sa aking pagmumukha ko mga kabakal. No? So yung mga kabakal, please like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa suporta.